Halina Kristiyano at bonggigaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kalitaasan at sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulundan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sandigutan. Maawa ka, maawa ka sa ikaw na nag-alis ng mga
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalulugok sa sana ng Ama. Maawa ka, maawa sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa padakilaan ng Diyos Amen. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pamamagitan ni Apostol San Juan, ay isiniwalat mo sa amin ang iyong salitang dati ay lihim. Ipagkaloob mong ang kanyang ipinaabot sa aming pandinig ay mapakinabangan namin ng may pagkaunawa at kaukulang pag-iisip. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang simula ng unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya na sa simula pa'y Siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita, napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay. Nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan sa inyo. At ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at nahayag sa amin. Ipinahahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig upang makasama namin kayo sa pakikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap, nalipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat. Iyaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag iyaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoo'y magalak ang masunurit matapat.
Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay na mampuso, maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa puon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mga tapat na apostol ay nagpupuri sa poon sa langit habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng Linggo, patakbong pumunta si Maria Magdalena kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumatakbo, ngunit si Pedro'y naunahan ng kasamahang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo. Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya'y naniwala. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna ang lahat. Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang kapistahan po ni San Juan Evangelista. Ha? Hindi po apelido niya Evangelista, kundi siya po ang nagsulat, no, ng Ebanghelyo, no? Kaya tawag sa kanya San Juan Evangelista, no? Ito po ay titulo, hindi po apelyido, ha? Baka sabihin niyo, uy, kamag-anak namin, Evangelista, ha? Hindi, ha? Kaya tinugurian siyang San Juan Evangelista kasi may maraming Juan, no? Sa panahon na yun, meron ding Juan Bautista, no? Hindi Bautista apelyido niya. Siya si St. John the Baptizer, no? Kaya si San Juan po, Evangelista, ay taga-Galilea. Siya po ay anak ni Zebedeo at Salome at kapatid ni Santiago na mga mangingisda. Isa po sila sa mga unang tinawag ng ating Panginoon para sumunod sa Kanya. Mga siguro 14 or 15 taong gulang pa lamang si San Juan Evangelista nang tawagin siya ng ating Panginoon na sumunod sa Kanya. Isa siya sa mga alagad ni San Juan Bautista bago siya sumunod kay Jesus. So, meron na talaga, no, sa puso ni San Juan Evangelista na hanapin ang katotohanan
at gusto niyang makilala kung sino itong ipapadala ng Diyos na ipinapahayag ni San Juan Bautista. Kaya pagkatapos na binyagan si Jesus ni San Juan Bautista, nung sinabi ni San Juan Bautista, ito ang sinabi ko sa inyo, ang tupa, no? Ito ang magliligtas. Kaya siguro sa isipan ni San Juan Evangelista, ito na nga, no? Kikilalanin ko yung taong ito, no? Kaya nung makita ni San Juan Evangelista si Jesus sa ilog Jordan, sa Palestina, sinundan niya si Jesus at nang nilingon siya ni Jesus at sinabi sa kanya, sino ang hinahanap mo? Sa halip na sumagot si San Juan Evangelista, sinabi niya kay Jesus, Guro, saan po kayo nakatira? No? At sumagot ang Panginoon, halika at tingnan mo. No? At si San Juan Bautista, simula noon ay sumunod kay Jesus, no? Hanggang sa kamatayan niya. No? Siya rin ang tinaguriang minamahal o pinakamamahal na apostol. The most beloved of all the apostles. No? Kaya nga nung sinabi ni Jesus, isa sa inyo ay Judas. Hindi. Sinabi niya, isa sa inyo ang magkakanulo sa akin. No? Si San Juan Evangelista, siya yung pumunta sa dibdib. Siya yung inutusan of all the apostles. Siya yung pinakabata. Inutusan siya ng lahat. Ganyan naman talaga, no? Pag sino yung pinakabata, laging bugbog sa utos. Ha? Parang sa parokya, kung sino yung pinakabata, siya din yung laging inuutusan. No? Kaya nung ako ay na-assign at kasama ko lahat ay matatandang pari, ako po yung kawawa. No? Nung panahon ng COVID, ako din ang pinapalabas. Ayun, nagka-COVID. Ha? Kasi ako laging inutusan. During the time of John the Evangelist, no? Dahil siya ang pinakabata, inutusan nila, tanungin mo, kay Jesus, sino yung magkakanulo? Sino sa atin? Ha? Kaya makikita niyo sa Last Supper, no? Nakahiling yung sa dibdib ni Jesus, yung mukha ni Saint John the Evangelist, no? At tinanong niya sa Panginoon, Lord, sino yun? Ha? Kaya hindi naman sinabi ng Panginoon, Marites ka. Hindi sinabi ng Panginoon, bakit ka nagtatanong? No? Sinabi ng Panginoon, ang sino man na magsasawsaw, no, sa kupa ko, siya yung magkakanulo sa akin, no. At wala ngang iba kundi si Judas, no, ang nagsawsaw, no, at humalik sa kanya, no. Kaya siya ay pinakamamahal. Bakit ba siya tinawag pinakamamahal, no? Kasi mga kapatid, kung titingnan natin sa buhay ni Saint John the Evangelist, no, siya ay tinaguriang ebanghelista sapagkat siya ang sumulat sa ika-apat na ebanghelyo at ng mga apokalipsis o yung libro ng pahayag o yung tinatawag nating Book of Revelation, siya ang sumulat niyan at ang tatlong epistula sa bagong tipan. Siya ang tumayo sa tabi ng krus kasama ng mahal na Birheng Maria. Of all the apostles, no, si Saint John lang ang hindi iniwan si Jesus. Ha? Siya lang talaga hanggang kamatayan, hindi siya takot na hulihin. Of course, hindi siya hulihin kasi bata nga siya. No? So hanggang kamatayan, sinamahan niya talaga ang ating Panginoon. Iyon ang dahilan kung bakit kinailangan ni Jesus na ibigay ang kanyang ina sa kanya, kay Saint John the Evangelist. Inabi, no? Heto ang iyong ina, ginang heto ang iyong anak. Ha? Inahabilin kay San Juan Evangelista ang mahal na birhen bilang magiging nanay niya at magiging nanay nating lahat. At sinabi sa mahal na birhen, ito ang iyong anak. It means us also, through John the Evangelist, are also considered by God from that time on na magiging kapatid ni Jesus. Amen. Ha? Kaya magsaya tayo at magalak. No? Kahit hindi tayo karapat-dapat at mga walang hiya tayo, pero sinabi ng Panginoon sa pamamagitan kay San Juan Evangelista na ito ang nanay mo at ang nanay ito ang anak mo. Ha? Kaya tayo sa pamamagitan kay Jesus, nagiging kabahagi tayo ng pamilya ng Diyos. No?
hinango tayo mula doon sa putik ng kasalanan. No? Kaya si San Juan Evangelista ay kasama ni Pedro nang ang balita ng pagkabuhay muli ay umabot sa mga apostol. Dito sa tagpo ng mabuting balita, kung mapapansin ninyo, malalaman mo talaga ang edad ng mga apostol. No? Magkasabay silang nakatanggap, no, ng balita na ninakaw yung katawan ni Jesus. At sabay silang tumakbo dahil pinakabata si San Juan Evangelista, naunahan niya ang thunder na si San Pedro. Ah, kaya naunahan niya, no? Makikita mo talaga na medyo matanda na si San Pedro. Naunahan niya sa pagtakbo. Pero makikita mo kung gaano kalaki ang respeto ni San Juan Evangelista kay San Pedro bilang, no, kahalili ng ating Panginoon. Ibinigay sa kanya yung susi, di ba? Ganoon na lang ang respeto. Hindi ka agad pumasok si San Juan Evangelista. Sumilip lang siya doon sa kuweba na pinaglibingan ng Panginoon. Pero hindi siya pumasok. Hinayaan niya si San Pedro ang pumasok. Saka siya pumasok. Ha? Ganito po tayo pag tayo nagbibigay ng galang sa mga matatanda. No? Pero sa panahon ngayon, ang mga bata, wala ng galang. Ha? Nauuna nang pumapasok, lalo na sa simbahan, di ba? Gumaganyan pa dati. No? Kaya kailangan paunahin mo yung matatanda. Ganyan yung pagrerespeto. At kaya talagang kung meron kang disiplina at paggalang sa mga matatanda, no? Paunahin mo sila sa pag-upo, no? Sa lahat ng bagay. Kaya meron tayong senior priority. Ha? Eh, papaunahin pa yung mga kabataan ngayon, wala na. No? Nakikita ko sa train, kahit na sa bagay, meron na kasi mga matatanda din, ayaw nilang ituring silang mga matatanda. No? Kahit na alam mo lang kinukulubot na at namumuti na yung mga buhok, feeling young pa rin. Ha? Upo po kayo nanay, hindi, anong kala mo sa akin, matanda. Kaya yung mga bata na iinsulto tuloy. Ha? Meron akong karanasan nito sa seminaryo. Meron pong tumutulong sa amin, mag-80 na po siya, no? Siyempre, aakayin mo siya paakyat sa sasakyan, no? Eh, yung sasakyan namin, L300, medyo mataas yung apakan, no? Tinutulungan namin, tinatapik yung aming mga kamay. Ano kala mo sa akin, matanda, ha? Kaya nung bumaba siya ng L300, nahulog, no? Nagtawanan kaming lahat, buti nga sa'yo. Ayaw mo magpahawak, ha? Buti nga sa'yo, no? Kaya simula nun sabi ko sa kanya, huwag kang mayabang. Kung kailangan mo ng tulong, magsabi ka, no? Huwag maging, tawag nito, feeling young. Na? Kasi kailangan inaakayan ka, hindi dahil sinasabing matanda ka, kundi tinutulungan ka, ibig sabihin nun, nag-a-appreciate o mayroong paggalang, no? Sa susunod, hindi ka natutulungan, itutulak ka na ng mga kabataan, bahala ka sa buhay mo. Ha? Ganyan pa naman yung mga kabataan. Kaya mga kapatid, sa pagkaguho po ng Jerusalem, no? Tumigil si San Juan Evangelista sa lungsod ng Efeso at pagkaraan dinala siya sa Roma at inihulog sa kumukulong langis, no? Ngunit walang nangyari sa kanya, no? Dahil sa kanya pananampalataya para kay San Juan Bautista, si San Juan Evangelista, hindi mahalaga sa kanya ang buhay, ang mahalaga ay maihayag niya, no, ang patungkol kay Jesus. Kaya nga si San Juan Evangelista nanirahan sa Palestina ng ilang taon hanggang sa kamatayan ni Jesus. Pagkatapos ay naglayag siya sa isang malayong lugar sa Asia Minor at nanirahan doon ng mahabang panahon. Isinulat niya ang Ebanghelyo doon upang ipakita na si Kristo ay Diyos. No? Kaya mapapansin natin doon sa Ebanghelyo, sinabi doon, yung ibinalot kay Jesus, nakatupi. At meron ding ibinalot sa ulo ni Jesus na separate na tinupi. Alam niyo po, kung yun, kung umalis si Jesus na hindi yun nakatupi, no? Nakalanrakas lang dyan, no? Ibig sabihin, hindi na babalik ang Panginoon. No? Ganyan ang kahulugan kung bakit itinupi ng maayos, lalo na yung ibinalot sa ulo ni Jesus. Kasi pag kumakain po sa fine dining, no, kami mga seminarista, tinuruan kami paano kumain, no, ng mayayaman, no, yung fine dining. Marami mga kubyertos, no, iba-iba,
no? At isa-isa mo yung gagamitin. Tsaka merong napkin, no? Meron pong a table napkin, no? Gagamitin pampunas ng bibig o di kaya para hindi madumihan ang iyong damit, no? Kami, pag kami ay nagsiserve, no? At mayayaman yung bumibisita sa seminaryo, no? Mga benefactor, mayroon talaga napkin yan. Pag ang napkin ng isang kumakain ay hindi nakakuyumos, no? Nakatupi ng maayos at nasa gilid ng kanyang kinainan, ibig sabihin, huwag mo nang galawin ang plato. Huwag mo nang kunin ang kahit na anong kubiertos kasi babalik pa ang kakain na yan. Halimbawa, umalis siya, umihi at iniwan niya doon. Pag iyan ay nakaayos, nakatupi, nilagay niya sa gilid, huwag mong gagalawin ang kanyang plato kasi babalik pa siya. Pero, pag ang kanyang table napkin, no, ay itinapo na lang dyan, no, na hindi na nakatupit, hindi na kaayos, ibig sabihin, hindi na siya kakain at hindi na siya babalik. Kaya ganoon na lamang ang pagka-describe dito, sinabi, no? Sinabi niya na nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Hindi ito kasama sa mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Parang sinasabi ng Panginoon, sa aking muling pagkabuhay, ako ay babalik. Kaya nga, dito sa Ebanghelyo ni San Juan, Ebanghelista, sinabi niya, no, sa katapusan ng kanyang Ebanghelyo, kung titingnan niyo ito, no, at the last chapter, no, and verse of the Gospel of St. John the Evangelist, sinabi niya, marami pang bagay ang ginawa si Jesus, at kung isusulat ang lahat ng ito, hindi magiging sapat ang buong mundo para i-contain ang lahat ng ito ng kasulatan. Ngunit ang lahat ng ito ay isinulat upang kayo ay maniwala na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at ang inyong pananampalataya ay magbibigay sa inyo ng buhay sa kanyang pangalan. No? Kaya nga mga kapatid, tayong mga Katoliko, ang pananampalataya natin ay hindi lang nakasandal sa banal na Biblia. Hindi sola scriptura. Kasi sabi ni San Juan Evangelista, kung isusulat lahat ng ginawa ni Jesus, kukulangin ang mundo. Kaya hindi pwedeng ang pananampalataya lang ay according or based sa Bible. Kaya ang pananampalataya nating mga Katoliko ay nagmula sa dalawang sacred thing, which is sacred tradition and sacred scripture. Bago pa ginawa ang banal na Biblia, meron na pong sagradong tradisyon na sinusunod tayong mga Katoliko. Ha? Kaya huwag kayong maniwala sa ibang mga sekta na nagsasabi, sa Biblia lang ako maniniwala. Pag wala sa Biblia, hindi yan totoo. Ha? E yung birthday mo, wala sa Biblia, hindi ka rin totoo. Ha? Ha? Huwag kayong maniwala kasi hindi lahat ay nakasulat sa Biblia. Maraming ginawa ang ating Panginoon na hindi sinulat sa Biblia, pero sa pamamagitan ng tradisyon, ginagawa natin. Ha? Kaya ito yung pananampalataya, huwag kaagad tayo maniniwala pag yung mga nakasipit sa mga kilikili ng mga ibang sekta at bubuklatan ka kaagad, maniniwala ka kaagad. Ha? Huwag ka maniniwala doon. Maniwala ka sa sinasabi ni San Juan Evangelista. Ang Panginoong Hesukristo ay ang salitang nagkatawang tao at nakisama sa atin. Kaya sinabi niya sa unang pagbasa, nahawakan namin siya, nakasama namin siya, nakita namin ang lahat ng milagrong ginawa niya, kaya sinulat ni San Juan Evangelista ang lahat ng ito para tayo ay tunay na maniwala na ang Poong Nazareno ang siyang tunay na pinadala ng Diyos para tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan, para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, tayo rin ay naaakit sa isang bagong paraan ng pagiging disipulo habang pinag-iisipan natin ang ginawa ng Diyos sa buhay ni San Juan Evangelista. Maari tayong maging pantay
na minamahal ng Panginoon sa pamamagitan ng ating kasigasihan sa pangako ng Panginoon at sa kanyang misyon. Kaya pwede nating sabihin, Panginoon, ibigay mo sa amin ang buong debosyon ni San Juan Evangelista at upang kami ay manatiling tapat hanggang sa wakas at upang mabilang sa iyong mga minamahal. Sana mga kapatid, hindi tayo magdududa, no? Sa kapanganakan ng Panginoon, lalo't higit, no? Sa kanyang ginawa. Kasi sa buhay natin, tayo ang mga saksi, tulad ni San Juan Evangelista, na ang Panginoong Hesukristo, ang Poong Nazareno, ay tapat sa bawat salita na kanyang sinasabi sa atin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. Magsitayo ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, tinaguriyan si Juan bilang mahal na alagad sapagkat siya ang tapat at malapit sa puso ni Kristo. Tumawag tayo sa Diyos na nagkatawang tao, ang salitang buhay na inihayag sa kanyang ebanghelyo. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ang simbahan naway maging masigasig sa kanyang apostolikong misyon na ipinagkatiwala sa kanya ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magsikap isunod ng ating kalooban sa kalooban ni Kristo, manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tulad ni Apostol San Juan, tayo naway magkaroon ng malalim na pagkakilala kay Jesus sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga katotohanan ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway magkaroon ng lakas ng loob na sumunod kay Kristo sa krus at sa libingang walang laman. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Tayo naway makibahagi sa maamong pagmamahal ni San Juan kay Maria na ating ina. Manalangin tayo. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Sa kaunting katahimikan, mga kapatid, idalangin natin ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ni Jesus, basbasan mo kami. Ama ng salitang nagkatawang tao, habang nagdiriwang kami sa pagsilang ng iyong anak, dinggin mo nawa sa mga kahilingang inilalapit namin sa iyo, kaisa ng mahal na alagad na aming huwaran sa buhay, Kristiyano. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na may aalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap magawitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban.
Mga kapatid, tayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang paghain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang aming mga alay at ipagkaloob mong sa pagdiriwang namin ng huling hapunan, ang lihim ng iyong salitang walang hanggan ay aming mapagsaluhan bilang iyong pahayag na idinulot kay San Juan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang na nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na marinito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Ebanghelista, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turong ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesucristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pasko na ba ang nagdaan? Kay rami na ng iyong natanggap. Ngunit nais kong ipaalam sa inyo na ang Pasko'y kaarawan ni Kristo. Panginoon, maligayang bati sa iyo ang dugo ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Palamtit mga Christmas tree, mga tahanay nagdiwang muli. Ngunit mayroon bang isang sabsaban kung saan naroon si Kristong dahilan ng Pasko? Panginoon, maligayang bati sa'yo, handog ko ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging katulad ng sayo. Panginoon, maligayang pati sayo ang dugo ang aking puso sa pagmamahal ay dalisayin mo upang maging
katulad ng sa'yo. Announcement. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang opisyal na imahe ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikong po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At kapag Biyernes at Linggo, alas 5 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard Entrance at sa Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang iyong salitang nagkatawang tao na ipinangaral ni Apostol San Juan Evangelista ay mamalaging nananahan sa amin pakundangan sa banal na pakikinabang sa ipinagdiriwang na paghahain sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Apostol San Juan Evangelista ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpapapatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. Amen. At pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang banal na misa. Umayo kayo at taglayin sa inyong pag-alis ang diwa ni Apostol San Juan Evangelista. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang imig dahil sang Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isinlang, may tatungaring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipagandog ng tanging alay. Bagong taon na ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating bayan. Tayo magsikap upang makamtan natin ang kasaganan. Tayo'y magsiawit
Habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit, nang sanggol na dulot ay langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gitong aral, at magbuwat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuwat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan.